alam ko nung last time na nung pumunta kami. Oh my God. Sa kanya pa talaga sa ulo. Uy, ang cute! Ano sila Joy sa loob? Tingnan mo, alinis-linis na itsura. Gaano niyo sila kamahal, ate? Ah, Joy! Lumiyak. Bawal lumiyak. Pagmamahal po yung ano po, parang po talagang kamag-anak na... Parang hindi na sila iba sa amin. Sa tagal ko sa kanila, syempre. Parang hindi na sila iba. Parang hindi na kami, tuloy nila sa amin, parang hindi na talaga, parang... Sa akin, may edad na ako, parang anak ko na rin sila, parang gano'n. Kumbaga, nanay na talaga, sinusunod mo rin kung mayroon siyang sinasabi. Or mag-aask ako sa kanya, anong palagay mo, Jo? Anong gagawin mo dito? May kakwento ako sa mga yan eh. Kunyari doon, pag minsan masama loob ko, ganyan. So, silang kachismisan mo. Alam nila. Tsaka mga pagkakatiwalaan sila. Siyempre. Si Josie naman, Ma'am si Jones, dito na nakatira ang kanyang pamilya. Sabi Josie, anong pakiramdam? Talaga? Saan? Hindi ko na alam. Anong pakiramdam nung pagdating nito sa bahay na meron kayong place? Siyempre, masaya ako dahil kasama ko yung anak ko at yung asawa ko nandito. Siyempre, masaya naman ako dahil hindi naman lahat ng anak ko nakatira, pero pumupunta lagi yung mga anak ko dito. Pero yung gusto ko po, dito po siya lumaki na. Jet-jet, dyan ba? Jet-jet eh, dyan. Nung pumasok po kayo kay na Cheska, dalaga pa po kayo. May anak na ako, malilit pa sila. Alam mo bakit? Kasi nung nandun kami sa unang house, sinabi na namin na, meron isang kwarto doon, share-share na muna. Kaya nung nagpa-plan kami nung dream house namin, sinabi namin, basta maging loyal kayo, imahal niyo, mahalin niyo kami, especially yung kids. Gagawa tayo ng four na rooms para sa inyo, para meron kayong sari-sariling kwarto. Gaano kayo ka-overwhelmed doon sa ganun na setup? Kasi yung ibang hindi naman ganito lahat. For that, thank you, Lord. Hindi na yung aircon, at saka yung may ref ka pa, may salang ka pa. Meron ka ba, anong tawag dito, banding area? Gaano kayo na-overwhelmed? Or natutuwa? Parang sa akin, aircon. Hindi kami nag-aircon eh. Nakita ko kaya sa camera. Ayaw namin kasi, siguro may edad na kami, masakit sa katawan po naka-aircon. Naglagay kami ng aircon kasi pagdating ng summer, I'm sure mainit. May option sila na lumamig yung kwarto. Yeah. Pero ginagawa nila. Para pag sama-sama dito, ganyan. In fairness. At saka dito sa Antipolo, sobrang lamig dito. Yes. Paghapon pa lang. Siyempre kasi, minsan kasi, siyempre sa malaking bahay talaga, minsan talaga, ang pinakamahirap dyan, hindi niya kayo minsan nakikita. Kami, may mga hangout places talaga kami. Saka minsan, yung mga kids, dito rin sila nag-hangout, kasama ng mga yayin sila. Lalo si Scarlett, ito yung hangout place niya. So, tanungin natin si Ma'am, si Josie, at si Ate Chin. Kasi syempre, talagang through thick and thin, na talagang natunghayon niyo sa mag-asawang Team Kramer ang mga pagsubok, ang mga successful na nangyari sa buhay nila. Ano yung nasaksihan yung mga paghirap na pagtagumpayan nila? Sa akin po siguro, nasaksihan ko po kayo sa talaga na kahit sabihin natin na medyo kapos siya, hindi niya pinapakita kay Ma'am Chex na nahihirapan siya. Talagang ano pala niya na kailangan gawa siya ng paraan para si Ma'am Chex, parang di ba parang down tingin niya kasi na ma-feel na nanghihina siya lang o walang talaga siya lang, mga ganun na nanasin. Hindi, may mga time kasi. Husband goals yan, yung siya talaga yung provider. Yung time nung nag-iipon pa kami ni Chex, yung sakto lang talaga kung anong meron kami. Hindi ko sinabi kay Chex na I needed a little more. Kasi pregnant siya with Scarlett, ayoko siyang ma-stress, ayoko mag-isip siya ng mga problema. So, ang trabaho ko is to provide and yun ang ginawa ko at the time and God provides talaga. Ano na nararamdaman mo, Ma'am, si Chesca? Actually, nagulat yan. Nagulat ako kasi hindi ko alam kung ano yung meron palang situation na ganit. Sabi ko, bakit hindi mo sinabi sa akin? Sabi niya, because I don't want you to know kasi you're pregnant and I know naman that I can parang do it naman. Na makakahanap ako ng paraan. Yun, and you know, parang I always tell him, kahit anong mangyari, kahit ano pa yung problema na yan, you have to tell me kasi I'll be by your side. I'll also help out. Ganyan. Kay Ate G naman at kay Ma'am si Josie, I'm sure talagang sobra kayong masaya sa piling ng Team Kramer kay Ma'am si Cheska at kay Pop si Tag. Ano naman ang gusto niyo ipagpasalamat sa kanila?
mauna na si Ate Jean. O, ito na ate, baka maagawan ka. Dog, thank you sa 10 years na... Bakit, alis ka na? Nakita na ko ba? Masalamat. Masalamat lang ba? Thank you kasi po, parang yung mga mistakes ko po, inaano niyo po ako, tinuturuan niyo po ako, tapos iniintindi niyo po ako pag may mga time na mga down po ako, nakikinig po kayo sa akin pagka ano po yung gusto kong sabihin. Thank you po sa lahat ng mga tulong niyo sa akin. And pangarap namin kay Jean pag-aral namin siya. Wow. Pag magtapos siya ng college, kahit na i-mix na yung time niya dito at saka doon. Wow. So, yun po. Thank you po. And sana po na maging madami pa po yung blessings na darating po sa inyo. Thank you. Lang po. Thank you. Ajo, ano na? Ate, Ma'am Chester, thank you sa lahat po na itulong nyo sa akin, sa mga pamilya ko po. Siyempre po, yung pag-welcome po sa mga anak po pumupunta rito, maraming salamat din po. At hindi nyo po pinabayaan yung anak ko na, yung sa dalawang scholar ng dalawang anak ko, sa mga kagraduate na po yung panganay ko, yung isang kagraduate na rin po. You're welcome. Maraming salamat. Oh, thank you naman, Ma'am si Josie. Ang ganda-ganda naman ng pedicure mo. Pero thank you so much, ha. Napakasarap pakinggan ng mga saloobin ninyo kasi napaka-loyal niyo rin. Hindi niyo mabibili ang loyalty. Yes, I love you. Totoo yun. Ang swerte niyo sa kanila, ang swerte din nila. Yes, yes, that's oh, right. I love it. Nakakahanga talaga ang mag-asawang Kramer dahil pati ang mga kasambahay ay kasama rin nila sa kanilang pagkakaroon ng magandang buhay. Maganda!